guys! Welcome back to another episode of Post Aquatics. And ngayong umaga, ang video natin is tungkol sa ating bagong grooming tank. Since marami yung nagko-comment sa ating ginawang video na ito, yung video na to, na medyo maliit daw yung ating grooming tank, and marami din nagko-comment na medyo malakas yung ginamit nating pump. So, explain ko lang po, nag-change ako ng maliit na pump sa ating 20 gallons dyan. Pero ngayon, ang video na to is tungkol naman sa ating bagong grooming tank na ginawa para sa grow out ng KGC or Kawan Kalaan Grow Out Challenge. So, wag na natin itong patagalin pa. Tara, G! And ito na yung ating lumang tank na ginagamit sa ating mga grow out. 20 gallons lang ito. Yan. And papalitan na natin ng bago nating grooming tank. Wow! So gusto ko lang i-shout out si Rakishim Aguyong. Shout out sa iyo, Lods. Maraming salamat sa ating friendship. So, ito na yung update muna natin ng ating grow out. Yun yung kalikukirin sa likod yung ating grow out. And ito naman yung selection ko, yung isa. Pero mag-focus muna tayo dito sa redhead na kalikukirin yan. Shout out sa lahat ng sumali sa KGC. God bless and good luck sa inyong lahat. Nga guys, no, ito na yung ating bagong grooming setup. Meron tayo ditong isang 120 gallons na aquarium. Ang size nito is 4 feet by 2 feet by 2 feet. So, kami lang yung nag-assemble nito since medyo mahal yung bayad sa labor, and medyo nakamura kami sa glass dahil medyo marami yung binili ko, so may discount. And pagkatapos nun, gusto ko rin pasalamatan si Miss Angel Sonio sa ating sub pump na 16 watts. Maraming salamat. At the same time, gumawa na rin kami dito nito ng tatawag dito, sump filter. So, 24 lang yung haba niyan and 7 yung taas. Pero okay na rin naman dahil temporary lang kasi wala na kaming budget pambili ng sump filter. So, ito lang muna yung aming gagamiting filter. Yan. So sa sump filter namin, naglagay muna kami dito ng mga pebbles. Yan. Tapos nilagay kami ng talaba, shells. Dahil outdoor yung aming tank, so kailangan talaga namin ng talaba shells. And dito yung tawag dito uling tsaka yung mga net, and libre na dito dahil dito na yung outlet namin. And aantayin muna namin ng 2 to 3 days bago namin ilagay dito yung aming GO, since bago pa lang yung aming sump filter at bago rin yung aquarium. So, wala pang mga bacteria na good bacteria na kailangan ng ating mga isda para sa good quality ng ating tubig. So, this time maglalagay muna tayo ng asin dahil nakalimutan yung maglagay ng asin. Ito lang yun. Yan. Maglalagay tayo ng asin dito sa ating tubig. And gusto ko lang pasalamatan pala si Sir Dave Inchero or mas kilala bilang si Evie Fish dito sa aming lugar. Maraming salamat sa iyo, Master, sa paglagay ng hole dito sa aming sump dahil wala kaming drill bit. So pinahiram niya kami at the same time dumayo na din siya dito sa ating setup. Maraming salamat, Master, sa
pagdalaw mo. And sa mga tips na binibigay mo sa amin sa mga beginners, especially sa akin. Bago natin tapusin yung video na ito, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga subscribers ko dahil tatlo na lang yung kulang para makaabot tayo sa 500 subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. And gusto ko lang i-shoutout si Mr. Rantom Parkon. Shoutout sa iyo, Lods. Maraming maraming salamat. Leonardo Hilsana. Shoutout din sa iyo. Junderf Carbs. And watch out, Vince the Beast. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. And syempre, shoutout din sa iyo na nanonood. If nagustuhan mo ang video na to, hit that like button. If meron kang gustong i-comment, just feel free to comment below. And if nagustuhan mo ako, out charat. If nagustuhan mo ang video na to, hit mo na rin yung subscribe button and the notification bell for more upcoming videos. Maraming 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 salamat po. God bless and more powers!